masyadong tao. Yan lang pala sa park. Ating eggs na 60 pieces. Washing machine kasi nga merong na sira sa may northwest, yung parang pinaka main break ng kusan merong yung parang main break ng hindi para main break ng tubig kasi natatakot sila na kapag halimbawa may emergency, may sulog yan, hindi ma hindi mabigay sa mga kagayan yung enough water kasi hindi nila alam kung kailan mapifix. So, yun. Yun ang update. So, kaya kanina, yung mga residente guys, hindi talaga naligo. As in, bali, punas-punas lang. Tapos, yeah, hindi kami nagbigay ng bath today. So, yun. Kailangan kasi yung mga businesses mag-comply sa City Park, Calgary. So, yun. Malapit na ako guys sa Costco. Tapos, I think 2 days ago. I'm not sure nung Monday, kasi today is Thursday. I'm not sure kung Monday or Tuesday, in-announce ng ng immigration na kapag mag-a-apply ng mag-a-apply ng caregiver, automatic, PR ka agad. O, di ba magandang good news yun? Siyempre, may mga qualification yun. Kailangan, siyempre,
meron kang experience and yung meron tinatawag na English proficiency, pero hindi naman mataas, parang meron silang tinatawag na parang level 4, ganun. Tapos ano po ba importante? At syempre meron kayong second, at least second college degree, kasi yun yung equivalency dito ng high school. Kumbaga, equivalency ng high school graduate dito is second year college natin. So, yun. Siyempre, kung may mag-offer sa inyo ng job offer, kasi hindi na kailangan ng Lamia, guys, talaga. Kung mayroong mag-offer sa inyo ng job offer, that's good. Pwede na kayong mag-apply. So, yan guys, nandito ako sa Costco. Sobrang busy. Yung pila ng gas, ang haba. So, hanap tayo ng parking. Akala ko busy. At saka maraming tao. Wala pala masyado ang tao. Doon lang pala sa parking at saka sa may gasoline station, busy. That's good. So, punta na tayo sa ating dapat bilhin. Hindi tayo magpapaligoy-ligoy kasi kailangan fix lang yung bibili natin. So, yan guys, nandito na tayo sa apartment. Inilakad ko muna si Remy pag-aakit ng groceries kasi ang tagal niya nandito sa apartment. Dumating ako 5:30, so nilakad ko siya. And, yun, nagpati naman siya, which is very good. So, yun guys, kanina paglabas ko ng Costco, oh my God, ang haba ng pila. Pamula doon sa gasoline station ng Costco hanggang doon sa labas sa may stoplight ng 17 Ave. Ang haba ng pila, ewan ko ba't kayo mga tao is nagpapanik. Hindi ko kasi napansin kung magkano yung gas. Siguro mura, pero it's not worth it naman kapag pipila ka ng ganun kahaba. Hindi ako pipila ng ganun kahaba kahit pamura ang gas. Pwede naman some other time, di ba? And tagal nung ipaghihintay mo, masusunog din yung gas mo kahit hintay sa sakyan, di ba? And one more. Bibili dapat ako ng mineral water, guys. Alam niyo ba? Sold out ang mineral water. Kasi kanina, nabasa ko sa news, sabi nga daw, kung iinom ng tubig from the faucet, kailangan daw i-boil ng at least 2 minutes. Tapos, kung maghuhugas daw ng mga pagkain, kagaya ng mga raw meats o yung mga fruits, kailangan daw yung boiled water. I mean, syempre, papalamig mo siya. Kailangan hindi direct sa faucet. Kailangan pakuluan. Parang naano tuloy ako na ganun ba ka-serious yung pagkakasira ng main break sa may northwest. Kaya yung mga tao nagpapanik sa tubig, nagpapanik sa gas, ewan ko ba? So, yun. Kaya nga sinasabi ng City of Calgary na magtipid sa tubig. Kung hindi kinakailangan, huwag gamitin ang tubig kasi hindi nila alam kung kailan mafi-fix yung main break sa may northwest. So, yun. Kaya nga sabi nga sa balita, hindi, nakakaano lang, sabi huwag daw maligo. Okay lang, huwag gamitin ang dishwasher, yung machine. Kasi nga, di ba, nakukukonsume yung madaming tubig. Okay lang yung maghugas ng plato sa kamay. Pero yung magmaligo, ewan ko lang. Especially ako ngayon, guys, galing ako sa healthcare facility, kailangan talaga mag-shower ako. Siguro mabilis lang, hindi yung kagaya ng shower na ginagawa ko. So, yan guys, i-click haul muna natin yung ating mga pinamili sa grocery, sa Costco. Medyo madami akong pinamili ngayon kasi nagkasabay-sabay yung mga wala na akong stock. Kagaya ng tissue, ng vitamins, ayan, tapos yung pagkain ni Remy kasi mga pagkain ni Remy tsaka treat is medyo may kamahalan. So, ang total na grocery ko is 455 yan and 16 cents. So yan, quick call natin, very very quick. So ito yung binili ni Remy. Hindi siya naka-sale, naka-ano siya, $20 something. Yeah, $20 kasi maganda to sa ipin ni Remy. Sa ipin ni Remy. Tapos sweet potato. Yan, hindi din siya sale, $16 siya kasi wala na yung bacon na binili ko. Ewan ko ba, doon ba siya nabili? I'm not sure. Tapos bumili ko ng vitamins, yan, probiotic. And tuna para sa ating sandwich.
Tapos, bumili ako ng ito pa. Nagkasabay-sabay nga yung mga wala ko ng stock. Tawag ito? Olive oil. Yan. Tapos, bumili ako ng chicken. Dinner ko at saka baon tomorrow. Baon namin for lunch. Kasi tinatamad na ako magluto. Tapos ito, sausage. Italian sausage. Tapos, bumili ako ng ribs. Dalawang pakete na yan, 19 bucks. So, not bad. Tapos, vitamin sulet, B12. Tapos, bumili ako ng corned beef. Gusto ko siyang itry kasi nakita ko siya, product of New Zealand. Shout out sa aking sister. Sister, padala mo ako niyan. Charot. So, yan. Tapos, bumili din ako ng Spam kasi nakasale siya. And then, yung ating butter, lagay muna natin sa fridge kasi kanina pa to. Buti, hindi siya natunaw. Yan, meron pa akong isa. Dalawa na yung butter ko. Bumili nga pala ako ng ano, guys, ng ice cream. Nilagay ko sa freezer pagkarating ko kasi baka matunaw siya bigla. So, yan. Kasama yan sa ating groceries. Tapos, yung ating croissant, nilagay ko dun sa fridge kasi galing siya sa fridge doon eh. Yan, yung ating croissant. Yan ang binibili ko kaysa yun yung sa binibili kong luto na kasi sobrang dami. Tapos, mauobliga kang ubusin yun. Eh, hindi ko naman kaya. Hindi man namin kayang ubusin yun within 2 days. Tapos, bumili ako ng kape. Good deal na to, $19.99. Parto matagal to sa amin ng almost 4 months. Yeah, tapos bumili tayo ng body soap kasi naka-sale siya. $13 something siya. And then itong ating eggs na 60 pieces. Tapos yung ating mouthwash. Yan. Ano pa ba? And then yung sa ating sa floor. Bumili ako ng sabon. Wala kasi nung game. Hindi siya naka-sale. Medyo mahal siya. Ito naka-sale siya. Parang, I'm not sure kung magkano siya. Basta naka-sale siya. Makikita nyo na lang kapag napunta kayo ng Costco. Tapos pumili akong bubbly. Ah, ito rin. Sale din to. Baka gusto nyo bilhin. Hi, Remy! No. Hindi ko pagbibili si Remy, no? Yan. Meron tayo ditong toilet paper, facial tissue. Tapos ito, bumili ako ng Pringles pang baon. Kasi mahirap yung nilalagay pa sa Ziploc. Okay na to, 32 packs ang isa. Tapos pumili ako ng pineapple juice. And then, paper towel. Nakasale tong dalawang to. Ito, yung tatlong yan nakasale. Hindi ko lang sure kung magkano. Tapos, ito, pinalitan ko yung pagkain ni Remy. Kasi yung pagkain niya is kulay, ano ba kulay no? Pink or purple? Palagi kasi small braid. Eh si Remy, malaki na siya. So sabi ko, itatry ko to. Chicken and pea formula. So, yan. So, Remy, you have new food now. Ha? Huh? Remy, yan ang iyong dinner. Ay, hindi pala. Itatry ko muna siyang ipabubos kay Remy yung luma niya. Kasi baka pag natry niya to, hindi na niya kainin yung luma. Sayang naman. So, ito nga pala, guys. Napadaan lang ako kasi magbabite na ako. Nadaanan ko to. Sabi ko, teka, nakasale siya. 11, parang 11.99 yata. Dati siyang 14.99. Sabi ko, kuha nga ako ng isa. Ano siya? Dupe siya na belt bag ng Lululemon. So, at least may dalawa ako. Isang green at saka isang black. Isuswap natin yan. Pagsawa na tayo sa kulay. Yung akin, yung isang to, is nabili ko sa Amazon. Sobrang tibay. Ang kapal ng ano niya. Good quality siya. Ito rin. Try natin to. Diba? Pag iba yung mood natin, gamitin natin yung black. Tapos ito green. So, yun guys. Ipuput away ko na yung ating mga kailangan ilagay sa fridge. Tapos, magsha-shower tayo ng very quick. Remember, tipid sa tubig. Tapos, kakain tayong dinner. Pati si Remy, kapakakainin ko na rin kasi alam kong gutom na siya. Si Mikey lumabas kasi kasama yung mga coworkers niya. Sabi ko, sige, kain ka. Kasi hindi naman yung masyadong lumalabas. I mean, hindi siya masyadong nakikipag-friends. Sabi ko, makisama ka naman sa mga coworkers mo. So, yun. Meron daw kasing
meron siyang coworker na mag-quit na. I mean, alis na sa company. So, yun, nagkayayaan daw silang mag-dinner. Sabi ko, kuya, Remy. Remy, anong ginagawa mo dyan? Chismis ka na naman dyan. Yan guys, yung ating weather, oh. Didilim siya, tapos aaraw. So yan guys, hindi tayo lumabas today. Dito lang tayo sa apartment guys. Tinamaan na naman ako ng katamaran. Hindi naman ako lumabas guys. Dapat kasi mag-workout ako kaninang umaga. Pero, dahil kanina medyo dumilim. Pero hindi naman siya uulan actually. Windy siya. And yung temperature natin is 12 degrees Celsius. So, yun. Bigla ako natakot sa lamig, no? Hindi ako lumabas ngayon. So, sabi ko, maglilinis na lang ako. Mag-vacuum. And naumpisahan ko na kanina umaga, naglinis na ako ng washroom. So, yun guys, wala tayong ganap today, hindi tayo lalabas. And bala ko is magluto ng enchiladas kasi yung ating sour cream and feta cheese is sayang naman kung hindi gagamitin kung masisira siya. Kaya kailangan gamitin. Alam niyo na, mahal ng grocery ngayon. Wala tayong itatapon na pagkain dapat. So, yan si Remy, oh. Chill-chill lang siya. Kanina natulog siya doon sa tabat ng bintana kasi nga may pumapasok na hangin. Press ko yung hangin doon kaya doon siya natulog. Yung pants niya, ginagawa na niyang higaan. Kasi nga, hindi naman niya ginagamit yun. So, yun. Ang oras is alas 12 na, guys. Wala talaga akong nagawa. Ah, well, actually, meron naman. Nag-edit ako ng konting videos, tsaka meron akong ginawang konti sa computer kasi meron akong ginagather na documents. So, yun. And, yeah. Yan, madilim na naman siya, guys. Ganyan lang siya. Kaya tinamad akong umalis. Ganyan siya. And wala naman talaga akong gagawin sa labas. Kaya sabi ko, okay, mag-stay na lang tayo. Kasi dadalawa lang kami ni Remy. Yeah, magluluto ko ng enchiladas. But before yun, kakain muna ako. Kasi nalimutan kong kumain, hindi ako kumain. Hindi ako nakakain ng lunch pa. Kasi alas 12 na. Actually, alauna na. Nakalimutan ko ng kumain. Magawa 1 o'clock na pala. So, yan guys. Tinatawagan ako ng part-time ko. Hindi naman ako nagpipick up ng shift kapag Saturday. Kasi gusto ko day off ako Saturday. And then tomorrow, back to work na naman. Back to work sa ating full-time job. So, yan guys. Tayo ay hanap ng pagkain. Actually, pasensya na guys, madilim. Nagluto ako ng croissant. Alam nyo ba guys? Nagluto ko kahapon ng croissant. Ay, kalinawagan ng croissant kasi binaan ni Mikey. Nag-work siya today. And meron akong maling nagawa, guys. Di ba kahapon nag-vlog ako? Yung croissant, nilagay ko sa fridge and then nalimutan ko siya. Dapat kasi, ipi-freezer ko siya. And then nangyari yun, nagkadikit-dikit yung croissant. Nawala na yung shape niya. Na parang croissant talaga. So, yan. Ganyan na nangyari. Kaya palpak yung croissant ko ngayon. Pero it's okay. Masarap pa rin siya. Gusto ko magluto ng canton. And then, kakain ako niyan. Yan ang lunch ko, guys. Now, this is not yours. Dinner time. Late na yung dinner namin. Kain tayo, guys. No. Enchiladas. Lagay tayo ng sour cream. Feta cheese. And yung ating homemade salsa. Ang gulo ni Remy!
No, this is not yours. How's the salsa? Spicy? Mm-hmm. Truck. She works for her dad. It's her dad's company. Oh, I see. So maybe they gave her own truck. Kain tayo, guys.